Magandang araw! Kamusta na kayo? Ngayon ay tuturuan ko kayo ng bagong aralin sa Filipino. Ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ay ang kahulugan ng mga tambalang salita. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang kahulugan ng mga tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Pag-aaralan natin ang mga pinagsamang mga salita. Balat sibuyas, boses palaka, hanap buhay, at silid aralan. Ang mga salitang ito ay pinagsama upang makabuo ng bagong salita. Ano ang tawag sa dalawang salitang pinagsama? Ang tawag sa dalawang salitang pinagsama ay tambalang salita. Ito ay binubuo ng dalawang salita na may kanya-kanyang kahulugan. Kadalasan, nananatili ang kahulugan ng pinagsamang mga salita. Minsan naman ay nabubuo ang ikatlong kahulugan. Mga halimbawa ng mga salitang tambalan na nabubuo ang ikatlong kahulugan. Boses palaka. Meron tayong boses at palaka. Kapag pinagsama natin, makabubuo tayo ng boses palaka na ang ibig sabihin o kahulugan ay pangit kumanta. Taingang kawali. Tainga at kawali. Kapag pinagsama ang dalawang salita, makabubuo tayo ng salitang taingang kawali na ang ibig sabihin ay nagbibingi-bingihan. Hanap buhay. Ang unang salita ay hanap at ang kasunod na salita ay buhay. Kapag pinagsama natin, makakabuo tayo ng tambalang salita na hanap buhay na ang ibig sabihin ay pinagkakakitaan. Bukod naman sa mga tambalang salita na nababago ang kahulugan, ngayon naman ay pag-aaralan naman natin ang mga halimbawa ng mga tambalang salita na hindi nagbabago ang kahulugan. Halimbawa ng mga salitang tambalan na hindi nagbabago ang kahulugan. Bahay kubo. Bahay plus kubo. Makakabuo tayo ng salitang bahay kubo na ang ibig sabihin ay bahay na kubo. Isa pang halimbawa ang tubig ulan. Tubig plus ulan. Kapag pinagsama natin ang dalawang salita, makakabuo tayo ng tambalang salita na tubig ulan na ang ibig sabihin ay tubig na galing sa ulan. Ang tambalang salita ay binubuo ng dalawang salita. Ang literal na kahulugan nito ay makikilala kung ang kahulugan ng dalawang salitang pinagsama ay hindi nagbabago. Sagutin ang pagsasanay. Piliin ang tambalang salita sa pangungusap. Number 1. Ang GMA Kapuso ay tumutulong sa kapus palad. Number 2. Abot tanaw na namin ang napakagandang paglubog ng araw. Number 3. Ang DSWD ay bukas palad sa mga nangangailangan. Number 4. Payat nang lumabas sa ospital ang bata. Number 5. Mag-ingat ka sa pagsasalita sa taong balat sibuyas. Tandaan, tambalang salita ang tawag sa mga salita na binubuo ng dalawang salita na may kanya-kanyang kahulugan.
Kadalasan, nananatili ang kahulugan ng pinagsamang mga salita. Minsan naman ay nabubuo ang ikatlong kahulugan. Muli, ang ating pinag-aralan ay kahulugan ng tambalang salita.